Ngayong araw, reformat tayo ng desktop computer, mga kaprintronics. Naka-Windows 10 kasi ito. Itong computer natin, naka-Windows 10. Kita ko sa inyo yung program niya. Yan niyo po, makita niyo po dyan, Windows 10. Yan o. Wow! Ang gagawin natin, reformat natin ang Windows 7. Ito pala yung ano niya. Ito pala yung CPU sa ilalim, oh. Para maganda sa gaming. Ito yung gagamitin ko na OS niya. Na ano ko na po ito, naka-booting na po ito sa ano, sa USB, naka-USB po tayo. Ito po, nilagyan ko lang ng Windows 10 na sticker dyan, pangalan, para hindi magpalito-lito. Tapos nilagyan na rin ng nylon tie na kulay yellow. Yung pisahan ko na. Ilagay muna natin yung plug in muna natin yung ano, yung USB natin. Ayan po, makikita nyo po dito na yung USB. Makikita nyo po ito na po siya. Tapos shutdown na muna natin to. Yan na po, shutdown na po yung computer. Yung una nating step na gawin, power on. Pag na-power on mo dyan, dapat mabilis ka dito. Mabilis ka po dito sa keyboard. I-press lang natin yung Ctrl-Alt-Delete. Lalabas yung program. Ayan na, napasukan na natin yung ano niya, yung program. Sa taas, makita mo dyan yung main, advanced, security, boot, exit. Dito lang po tayo sa boot. Tapos makita nyo po dyan yung itong first boot. Makita nyo po dito, naka-default pa po ito sa hard disk niya. Yung gagawin natin, hanapin natin yung USB natin na mayroong OS. Ito po siya, yung SanDisk. Gawin natin dyan, ilagay natin dyan sa first boot. Meron din mga ano dyan, meron din ditong mga option na kung gusto nyo, kailangan nyo F10, F9. Up and down nito tayo, up and down. Enter natin, tapos yan po, naka first boot na po siya. Tapos selectin natin yung F10. Tapos yes lang. Yan. Antayin nyo na lang few minutes, lalabas din yung OS natin dyan. Iloloading nyo yan. Nagloloading pa po siya, mga kapretronics. Awww. Ang kasama. Yan na po. Nag blue screen na siya.
antena natin lalabas. Na yan na po nakita niyo po yung program ng Windows 7. Wow! Huwag nang ibahin dito, tama na yan. English United States. May mga language kasi dito. Ano na yan? Dito sa ilalim mo. Kung ano yung gusto. US na tayo, standard tayo na English. Next. Install. Next install lang. Tapos yung itong sa OS ko marami, pero mayroon pa itong OM STD at saka yung KIMS dash. Yung sa akin dito yung nagamit ko yung STD lang, standard lang po siya na ultimate 64 bit. Ito lang yung ginagamit ko. Next, klikan nyo tong accept license term. Ayan, tapos next ulit. Dito sa which type of installation do you want? Hindi naman natin kailangan mag-upgrade, standard lang tayo dito tayo sa custom advanced. Tapos makikita nyo dito yung partition ng mga hard drive nyo. Eh kanina na backup na natin yan. Gawin natin, delete lang natin. Para kung hindi mga virus, mawawala lang siya, delete lang po. Delete. Tapos nyo, apply nyo lang. Okay. Magdi-divide lang po niyan. Ayan, nakita niyo po dito yung primary niya. Next tayo. Ayan. Ayan na po. Mamaya na lang tayo maghati kung lagyan natin ng drive, ng secondary drive niya at primary. At natapos na yung reformat po niya. Balik na po tayo, balik tayo sa phone ulit. Balik tayo dito sa nung una kanina. Balik tayo ulit sa boot. Tapos nakita niya dito, naka-hard drive tayo. Yung gawin natin, ibalik natin yung hard disk ito. Hanapin niyo lang yung hard disk diyan, enter. Tapos click niyo ulit yung F10. Then okay. Antayin nyo na ng few minutes. Ayan na po, nag starting window na po siya. Naglo-loading na po yung Windows 7 natin na na-install. Ayan lang po. Ayan, makita nyo po yung setup is starting service. Ayan po, makita nyo po dyan yung completing installation. Antayin nyo lang po mga few minutes matapos ano yan. Na po. Namatay siya ulit. Naglo-loading. Starting Windows. Antay-antay lang mga kapredronics. Sa mga gustong mag Windows 7, ayaw ng Windows 10. Para sa inyo to. Wow! Ayan. Preparing na yung video performance. Ayan na po, lagyan natin kung anong gusto nyong pangalan na ilalagay. Lagyan nyo na
Lagyan na ng net, lagyan na ng pangalan yan. Password. Lagyan mo ng password. Yan, password mo pa. 1, 2, 3, 4, 5. Yan lang. Tapos, next. Siyempre yung iano mo dyan, yung oras, yung pareho sa atin dito, yung sa akin dito ako sa saan mo yung ano, yung Taiwan. Taiwan yung ano, kasi magkapareho dito sa Taiwan at sa Pilipinas, pareho lang yung oras. Piring na. Mas maganda kasi gamitin yung Windows 7. Mabilis, tapos walang updating kasi offline OS po 'yan. Friendly, oh, makita mo dito. Yan na. Susunod. Punta ka sa start, right click mo yung may computer, send to desktop para lalabas sa dito. Ayan, small icon. Tingnan natin yung ano nya. Okay na to. Okay na yung yan po, makikita nyo po dyan. Kailangan pa natin itong kasi kailangan po natin itong i-license kasi ano lang po, activation na naka 3 days lang po siya. Core i3 na 3rd generation, naka 6 gig 64 bit. Yan, okay na.